Submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. May sabay po tayo. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Sabi dyan, draw nigh to God. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa umaga ito muli. Kayo po'y samba sa inyo, Panginoon. Mag-aaral yung salita. Makuha namin ang mensahe na ito, Panginoon. Ang buong may katapatan at buong humility, Panginoon. Kayo po magturo sa amin. Kailang malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Medyo late na tayo. Natapusin natin ito 11. Good morning po. Dito na si Harvey. Matulog ka na ba? Okay. Masarap nung ano. Ay, pinsan niyo ba si Ashley? Masarap yung tubig. Kaya malamang dyan na kami kukuha lagi. Mas mura pa. Kaya ang layo pa na kinukuhaan namin dati. Kasi ayoko ng ano eh. Isa mura. 25. Kinukuhaan namin 33. Ganyan. Layo pa. Okay. Matahimik na. Hindi kayo makapag-consulate mga bata pag hindi kayo nakikinig. Okay. Lalo ngayon, simple lang yung ating mensahe ngayon. Simple lang. Kasi nakikita ko dito, salamat, nag-uma-attend si Narika, no? Na Harvey, si Nalen. So, simple lang to, pero pag may mga gulo, ang hirap intindihin eh. Okay? Kaya nyo intindihin to. Kung makikinig kayo. Amen. Ang title po nito is Draw Nigh to God. Ganun ka simple, no? Sa Tagalog, lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Nasa ba ang Diyos? Eh, nasa langit siya eh. Kamaya, pag-uusapan natin yun. So, sa subtitle ito, being close to God, that is, has its benefits. Okay, pag ikaw ay malapit sa Diyos, maraming mga benefits. Ano yung benefits? Alam nyo yung benefits? Ito yung mga bagay na pakinabang, o nakikinabang ka dahil ikaw ay, for example, sinong alam nyo, kilala nyo yung tao pag dinikitan nyo, yan ang mga term ngayon eh. Dumikit ka kay boss ganyan, di ba? Dumikit ka kay pastor. Dumikit ka kay... Ano siya yung dumikit? Lumapit. At hindi lang lumapit. Pag sinabi yung kadikit eh. Ano sabihin no? Nana? Dumidikit ka ba kanino? Ate Jana, dumidikit ka. Yan. Saka sa saan yung family, dumidikit ka, di ba? Walang masama dyan. Pag alam mo yung makakabuti sa'yo, di ba? Well, si Narika, si Harvey, sana makasama namin kayo lagi. So ako dati, taga San Mateo ako, yung church namin layo. So nag-iisip ako, dati kaming Catholic, so saan ako pupunta? So dumikit lang ako doon, talagang nanatili ako doon. Kasi tinatanong ko sa Diyos, saan ba ako dapat, Lord? Saan ako dapat? Pag Sunday, diba? Pag may service, saan ako dapat? Dapat ba magpatuloy lang ako sa kung anong gusto ko, basta, kung anong masarap, kung anong ginagawa ng marami, eh, doon ang marami, doon ako. Ganun ba dapat? O dumikit ka sa dapat mong dikitan, lapitan mo yung dapat mong lapitan. So, yung mga anak ko rin, magaling na rin yan eh. Pag ano sila, may problema sila, kanino lumalapit? Depende sa problema nila, di ba? So, pag alam nila, si nanay makakatulong sa kanila, nanay yan, nanay. Di ba? Makinig ka lang. Ikaw, nakikita ko sa'yo ano ka sa intention, ha? Ano mo yung attention mo? I-training mo yung sarili mo. Wala tuloy ako. Sabi ko sa'yo, eh. Kanino ka ba didikit, Kino? Sinong kaibigan mo ngayon? Kaibigan mo yan? Yan. Pero diba, yan, kasi kaya, andito kayo sa church ngayon, alam ko, kasi magbalkada kayo, eh. Diba, sinalin, kaya kina Arnel yan, tsaka kina Brother James din. Kina Pamela, ganun din. Kina Chelsea yan eh, baka ano yan eh. Si Hannah, kaya andito dahil sa mga tito niya. Sina Jackie, yan, na-win niya ni Ate Mayan, no? Tsaka sina Rika. So, ganun lang tayo lagi.
may dinidikitan tayo kasi sila yung nagdadala sa atin sa kabutihan, di ba? So, sino kaya yung pinaka-pinaka? Hindi, ibang example pa. For example, si... Napansin nyo ba yan? Mga ito, mga medyo adult na yung mga sa politika, di ba? Napansin nyo yan. Kung sinong bida ngayon, lahat kaibigan niya. Sinong presidente? Lapit na yan. Kasi alam nila, wala yung magawa for how many years. Dapat bati nila yung presidente. Pag hindi, tapos sila. Di ba? Lalo pag may tanggal ang lisensya nyo. Mga ganun eh. Unless, syempre, talagang legal ka naman, di ba? Wala kang kakatakot. Pero, yung mga ganyang tao, ganun din yung mga, sabi sa college, dumidikit sa magaling. Kasi may mga, may mga bigla ka lang, ay, lumalapit na lang sa akin, yung pala, mungopia, hindi ako nagpapakopya. Igalit. Okay na sa akin, eh. Loner naman talaga ako eh. Pero, isa pag may makukuha sa'yo, di ba? Ganyan yan. So, pero, yung, minsan masama yun, pero pag maayos yung lalapitan mo, mapapabuti ka. So, last, ilang weeks ba yun? Last 2 weeks ata. Alala niyo yung preaching natin sa Psalms 1? Ano ba yung source? Kasi dapat doon tayo sa positive resource. Doon tayo lumapit. Alala niyo yun? The blessed man? Ano yung Psalms 1? Ano yung resource doon? Yung... saan dapat maitanim yung puno para lumago siya, katulad dyan sa baybay sapa tuloy. Sa baybay sapa, meron din, di ba? Kaso tinayuan ng bahay eh. Pero doon sa walang bahay, ano meron doon? Malaking puno, di ba? Dito sa likod namin, laki ng puno. So, pinuntahan natin, kinalin, ang daming puno, lalaki. Bakit? Lalo yung malapit sa dagat, sa bati, sa ilog, sa sapa. Kaya sabi sa Psalms 1, di ba? And they shall be likened to the river, tree planted by the river. May kanta rin tayo nun. Mamaya, pwede natin kanta yun. Di ba? So, pag ikaw ay nakatabi ka, nakadikit ka dun sa sabating malakas, masagana, di ba? Napapabuti ka, di ba? Eh, paano pag mga kaibigan mo, mga adik? Ang kaibigan mo, mga bastos, di ba? Malalandi, mga babae, ano pa? Mga sinungaling, mga magnanakaw. Ang hirap nun, di ba? Pero kung kakasama mo, mga masipag, matalino, no? Honest, hindi ka sasaktan. Okay, matino. Matino utak, matino ang ginagawa. Ano mangyayari sa'yo? Yan, lalo na ang Diyos. Pag lumapit ka sa Diyos, kaya ang topic natin ngayon, draw nigh to God. Lumapit ka sa Diyos. Eh, sino ba ang Diyos? Lahat nasa Kanya na yung mabuti. Kayamanan, nasa Kanya rin. Ay, yayaman ba ako dyan, Pastor? Malamang. Posible kung gusto niya. Eh, kasi lahat sa Kanya yan eh. Nag-iisip ba kayo yumaman, mga bata, si Len? Nag-iisip ba kayo yumaman? Di muna. Pero anong gusto mo? Mahirap o mayaman ka? Di ba? Yan ang maganda sa kanila kasi pinakita sa kanila ng nanay. Si na Harvey, mukhang mayaman to si Harvey. Si Rika, hindi naman masyado. Si Harvey mo mayaman? Lahat kayo naka-cellphone eh. Okay? Si Ashley may business, di ba? So minsan maganda rin yun. Actually, sa Bible, paulit-ulit, blessing ng Diyos, paulit-ulit, pag binabasa niya yan. So, hindi masama yan pag ang Diyos ang nagbigay. At hindi mo ninakaw, hindi mo pinaghangaran, yung term ni Pastor eh. Ibig sabihin ng paghangaran, gusto mo mabilis, magkaroon ka agad. Dapat pinagpapaguran mo, dinidiskartehan mo, hinihingi mo sa Diyos yan. Hindi yung bigla na lang, biglang may Chelsea. Oh, maganda kang model ah. Gusto mo bang gawing model ka? Mga bakla, lalapit sa'yo yan. Tapos, ibibenta ka nun sa demonyo nun. Pero marami kang pera, gusto mo yon? Mabilis lang. Diba? So, huwag kang lalapit sa mga anak ng demonyo. Lumapit ka sa Diyos, amen?
So number one natin, pag-usapan natin ito, mabilis lang tayo eh. Mga benefits, para simple lang. Ano yung pakinabang ko pag ako ay lumapit sa Diyos? Para pag alis nyo dito, yung objective natin, gusto ko yung mga bata, ganyan mga matatanda, yan, si Narika, bakit kayo pupunta sa church? Ba't ako lalapit sa Diyos? Kasi ang dami palang binipisyo. Hindi pala yung itong tipo pagpapalit ko sa ML to. Yeah, si Naking yan, doon na kami, nag-soul winning kami eh. Nakakasar eh. Yung sinasabi, ang lakas pa naman ang signal doon. Fellowship to mag-fellowship, di ba mga bata kanina? Napagalitan ko rin kayo kasi ito na yung time natin para mag-concentrate, mag-focus tayo sa Diyos. Nasa church ka na eh. Di ba? Nakinig at ang iniisip mo, pati awitin natin, maganda. Patungkol sa Diyos. Wala tayong santo dito dahil natin kailangan yun. Pero ang Diyos, ito ang Bible, binabasa natin, pinag-aaralan natin, yan sapat na. Amen? Amen. So, ano yung benefits na makukuha natin sa Diyos? Hindi masama yan. Sabi nga sa inyo nung last time, inapakinggan ko yung preaching ko eh. Yung mga tatay, gusto niya, ano kayong dalawa? Nakakasira yan eh. Sana kayong mga bata, kaya tingnan si Rachel yan, ganyan no, nakatutok. Si Pame, yan, ganyan. Minsan makulit din. Parang ganito, di ba? Pag minsan papagames kayo, gusto yung manalo, di ba? Para mayroong prize. Oh, unang mag-ganyan, ganyan, ganyan. Magkabisado, panalo. Ay, anong gagawin? Hindi mo alam gagawin mo kasi panay ano ka dyan. Ano, di ba? Wala na. Ito, pinag-usapan natin. Ultimate ano na nga ito eh. Mga bata, maniwala kayo. Ang dami ko nung nakitang bata rin, ang gagaling dati. Magdang huli, napahamak. Makinig kayo, amen? Naika? Ngayon, pinalabas na wala si Esi, no? Okay. Naka-YouTube pa naman tayo, tapos kapalabasin kayo, di. Pangit naman. Ah, gusto niyo pa yun. Pero minsan, kailangan yun eh. Pag makulit talaga. Okay, game na tayo. Ano meron? Pag tayo lumapit sa Diyos, ano ating benepisyo? Ano bang gusto niyong benepisyo? Sige, isa-isa. Yung pinakamatindi niya, pinakapatindi niya kayo. Maging mabait. Yung makukuha nyo, anong gusto nyo? Masunurin, ano? Magbasa ng Bible. Magbasa ng Bible. Pakinabang, makukuha. Anong gusto nyo makukuha pag pumunta ka sa kung saan? Makinig sa Diyos. Ano, may nag-iaya sa'yo, punta tayo sa ganyan. May makukuha kayo, anong gusto nyo makukuha? Yung mga taga-wawawi, anong gusto nyo na makukuha? Jacket. Jacket lang. Road sa jacket. Pera, di ba? Ano makukuha? Laika, anong gusto makuha? Load. Di ba? Load eh. Kami. Tablet. Yung mga ganyan eh. Pag matindi-tindi yung house and lot, kotse. Pero mga ganon. Pag sobrang laki ng mga ano, di ba? Pero wala yan. Laptop, may sira lang yan. Ito mga benefits natin pag malapit kayo sa Diyos, mga bata, at nagtuloy-tuloy kayo sa Diyos. Ito yung mga benefit nyo. So sa verse 1, makikita natin dito, si James nag-sermon din eh. Ayun ganyan to, nag-sermon siya dito. Sabi siya, from whence come wars and fightings among you? Minsan ngayon, nag-aaway itong mga bata, nakakasal ako eh. Itong mga anak ko eh, minsan. So, bakit daw may mga gera? Ba't may mga away-away dyan? Sabi niya, come not thence, hence, even of your lust, that war in your members, ulitin ka, from whence comes wars and fightings among you, come they not hence even of your lust, that war in your members? Sa Tagalog, saan ba nanggagaling? Ba't sila nagkakagulo doon?
Ba't sila nag-aaway? Ba't sila nag-gera? So bago ka mag-gera, bago kayo mag-aaway, ano muna? Meron muna kayong conflict. Ano, si Laika, gusto niya, siya yung, ano ba, gusto yung bubble gum. Uy, akin yung bubble, eh, isa na lang. Nagawin nila ni, ano, parehong pala kayo naka-bubble gum, ha? Lalaki yung panga nyo niyan. Then, yung masama yung kaso, ngayon ako sa bubble gum, laso sa church. Sabi sa amin, sa church, sa mother church, asam na asam doon yung naglilinis. Kasi pag nagsawa na sa bubble gum, dinidikit kung saan-saan. Ha, kaya alam ko, sino may bubble gum, ha? Ha, palinis ko sa inyo yan. Ha, yung didikit yan, didikit ko sa ilong nyo yan. Ha? Kunwari, bubble gum, ha? Sa akin yan. Daming bubble gum dyan, eh. Diba? Misa, pag nag-games kayo, sa amin misa, matatanda na, oh, games tayo, fellowship. Yung nagdadayaan pa. Kasi yung price, eh, talaga naman, ano, tumataginting na candy or something. Sa amin dati, ballpen. Yung magkano yung ballpen sa Divisoria, no? So, sinasabi ni James ngayon, nag-sermon siya. Ano ba kayo nag-aaway-aaway? Tingnan nyo yung mga nag-gegera na yan, iisa lang naman ang mga dahilan yan. Anong dahilan yan? Una daw, may mga gera kasi sa kanila. Pag sinabi member, ito yung mga parte ng katawan natin. For example, yung bubble gum. Gusto ko kasi may manguya ako, eh. Hindi mo yung kailangan may pag-away dyan. Kung wala na talaga, di wala. Pero pag yung katawan mo sinasabi, dapat meron din ako. Iba naman, payabangan naman. Ano, mga babae, palandihan naman yan. Isa, maikli ah, malangkili ah, masaikli ako. Yung mga bakla, ganun din yan, lalo na yan. Away yan, nakakita akong ganyan, eh. Pareho silang kalokohan. Yung mga lalaki naman, papogi yan, paangasan din naman yan. Diba? Yung iba, gusto umaman sa posisyon, sa company, ganyan yan. Gusto yung mas malaking sweldo, mas magandang posisyon, lalo sa gobyerno. Eh, daming pera dyan. Okay, ganun din yung mga, kahit saan po yan, kahit saan yan, ang gera, bakit may gera sa kung saang bansa? Ganun din yung resources pinag-usapan dun. Pag ayaw ibigay sa kanila, malakas sila, gagawa silang para magka-gera dun. Hindi naman kailangan, di ba? Ang dami mo rin ginasa sa gera. So katulad, nagsapakan ko na rin si Laika at saka si Raymark sa bubble gum. Hindi ko na, nabukulan yung dalawa. Hindi, sinaway na, pinalo pa. O, di may palo, di nakaupo kayo ngayon. Sakit ng ulo nyo, sakit ng puwet nyo. Anong pinagamahin natin? Bubble gum. Di ba? Yun ang totoo, minsan, ang laki ng kalokohan ng mga tao dahil lang sa mga hindi nila malabanan yung kanilang gera sa kanilang katawan. Na gusto ko mas marami, gusto ko ganyan. Kaya ang point number one natin, pag ikaw ay close sa Diyos, ang sabi dito, meron kang ano, nakikipag-away ka ba basta-basta? Pag hindi ka nakikipag-away, ano meron ka? Kapayapaan. Okay, number one, kapayapaan, peace. Peace of mind, peace of life. Diba? Mga kilala na ako ganun, nag-aaway naman sa mga yan, babae, lalaki, boyfriend. Ang gulo ng buhay na pag ganun. Luluhin mo yan. Dami-dami dyan, eh. Mag-aaway yung isa. Ako, yung tanga, di, ano mangyayari sa inyo? Araw-araw, gera kayo. Diba? Okay, yung mga bata, laruan. Yan, minsan, naasar din ako sa mga anak ko. May laruan dito, nakatuwang-uwang lang, pinakilaman ng isa, uy, akin yan. Kanina pa, dyan yan, eh. Kaya yung mas matanda, gusto mong kutusan, eh. Kanina pa yan dyan, dami yung laruan dyan, eh. Natutungtungan na nga lang, eh. Diba? So, konting talino. Kung malapit ka sa Diyos, alam mo, ang Diyos ang pwede magbigay sa'yo ng kahit ilang gusto mong pagkain, ilang gusto. Kahapon, dami ang pagkain, eh. Kaya lang, saan namin lalagay, eh. Blessing yun, diba? Kaya namin dinadami, kasi nga, baka mag-away pa yung mga ano, eh, si Liam, gutom na gutom, makit ang bundok, eh. Baka, diba? So, ngayon, ang Diyos ang pwede magbigay sa'yo ng abundance, okay? Pag tapat ka sa Diyos, hindi ka makipag-away kasi ang daming blessing, umaapaw, eh.
ay, nagawan ako ng ano, prospect na maliligawan, dami dyan. Pwede, sa love life, ano yan? Exciting din yan eh. Pero, yung sabi ko lagi sa mga bata, sa inyo, ayusin mo lang yung buhay mo. Okay? Maayos ka, malinis ka. Okay? Malinis yung budi mo. Special. Yung tamang tao yung lalapit sa'yo. Lalo mga babae. Ngayon, yung mga lalaki, ganun din naman. May maayos kang pabaho. Diba? Naku, hindi ka na nga maliligaw. Ikaw nilalapitan. Na-experience yun. Hindi, joke. Ngayon, yung totoo talaga. Hindi ka maghahabol dyan. Therefore, may kapayapaan ng buhay mo. Amen? Maging close ka sa Diyos. Yung mga bansa daw na, alam mo na, yung ayaw sa Diyos, ayaw sa Christianity, ano meron sila? China, North Korea, Israel, especially. Ano meron sila? Gera. Gusto silang patayin. Eh, pwede naman nilang kaibiganin yun. Diba? Ikaw ba, gusto mo, sa kalsada, ganun. Lawak ng kalsada eh, pag traffic. Ganun daw. Bigayan lang, di ba? Itong mga to, di ko alam, ano kayo nagkakasya doon. Bigayan lang, di ba? Pag malapit ka sa Diyos, hindi ikaw yung parang nauubusan ng resources. Kasi, alam mo, ang Diyos ay siyang nakapagbigay lahat yan. Kahit ilan dyan. Saka, ang galing ng Diyos eh. Pati katawan natin, may maintain niya yan, iingatan niya. Pag ikaw ay hindi, pag ikaw ay malapit sa Kanya. Amen? Tandaan niyo, mga bata, ha? Hindi niyo kailangan magpag-away. Number two, ito sabi dito, he lust and have not, he kill and desire not, tindi, di ba? So, nag-aagawan sila, nagpapatay na sila, at gusto nila magkaroon. Di ba? Gusto ko, ako yung may bubble gum. Gusto ko, ako yung nasa unahan ng sasakyan. Gusto ko, mauuna, nauna ako sa'yo ng ano, 5 seconds. Nag-gegera, sabi daw, ye have not because ye ask not. Ye ask and ye receive not. Yung iba kasi hindi humihingi, kaya hindi binabibigyan. Yung iba naman, humihingi, wala pa rin. Bakit? Because ye ask amiss. Yung paghingi niya, kung ano, dito, may nanghingi sa akin. Basta, pahingi naman ng ano. Minsan dyan, may mga ano dyan eh, nakamalimos. Ang laking tao, laki ng katawan, sabi ko. Pakutosan kita kay Len, nakita ko, kilala niyo ba si Len? Sipag yun. Ikaw, laki ng katawan mo, lalaki ka pa, mga malimos ka. Sarap kutosan eh, di ba? So, minsan, kailangan mong humingi, at pag humingi ka, dapat tama. Hindi yung kala mo, eh, pinatago ka, pastor, mahingi naman ano, pastor dyan. Sa akin, wala, sabi mo. Sa akin, wala pa namang ganun. Minsan-minsan, meron din. Pero kinapas na dito, ganun. Dami daw. Parang may patago. Kumanghingi, di ba? So, bakit daw hindi sila nagkakaroon? Kasi una, either hindi sila humingi, hindi sila nag-pray. Diba? Walang pakialam sa Diyos eh. At sabi dyan, minsan, pag humihingi naman, mali naman yung paghingi. Kasi, ang dahilan nila, kaya sila nanghihingi, parang yung sap na yan, di ba? Asal na asal din kami dyan eh. Ang laki ng tax namin, kami walang sap. Kasi yung mga nagkasap, wala talagang trabaho. Kaya sabi nyo sa Facebook, kung bihira oh, ang dapat binigyan ng assistance yung mga nawala ng trabaho dahil sa lockdown. Eh yung binigyan, talagang wala naman trabaho. Ayun, pinanginom. Nakakasal, di ba? So kaya ang Diyos magaling siya. Hindi niya binibigyan kahit sino. Agad-agad, hindi ganun. Amen? Amen? Kaya dapat manghingi tayo at yung paghingi natin, tamang paghingi, maayos yung attitude natin, at yun nga, kuna, nagtrabaho ka naman, o, pwede ka manghingi, di ba? Tama lang yun. Kaya number two, una, number one, ang benefit pag ikaw ay malapit sa Diyos, ano? Benz? Ano yung benefit natin pag malapit tayo sa Diyos? Number one is, wala kang kaaway, therefore, meron kang kapayapaan. Gusto mo ba may kapayapaan ka? Malagi may nangaasal sa iyo, may ginagera ka, dadaan ka sa ano, kukutasan ka doon, may kaaway ka eh. Ang hirap ng ganun, may kilala ka ng ganun eh. Hindi na nag-aral ng college kasi mayabang din. May nakaaway eh.
Pareho-pareho silang mayabang. Yung isa, ganun. Hindi na nakatapos. Kahit may pampaaral. Gusto mo yun? May kaaway ka lagi. So, una kapayapaan. Lumapit ka sa Diyos. Magkakapayapaan. Number two, sabi dito, pag malapit ka sa Diyos, matatanggap mo yung kailangan mo. Okay? You will receive the things you need. Diba? Kasi nga, sa kanya lahat yan eh. Anong kailangan mo? Kailangan ko ng kotse. Anong ako mag-drive? Hindi. Hindi mo kailangan yun. Diba? Kailangan mo ng cellphone. Anong gagawin mo? Mag-game sa buong hapon. Hindi mo kailangan yun. Ang kailangan mo lang, bibigay ng Diyos. Amen? Amen. So, pag malapit ka sa Diyos, hindi ka mangangamba niyan. Diba? Kaya ako, na-inspire ako dito sa mga bata nagtatrabaho na. Na-inspire ako talaga. Yan ang mga gusto kong member. Hindi ko iba, yung mga pastor iba, gusto, mayaman agad yung member eh. Ako, gusto ko dito, lahat dito, matatanim sa church natin, maayos na tao. Amen. Masipag, yung wala sa church dahil mo forma lang. Diba? Tapos manggugulo pa sa church, ganun yung mga yan eh. Kaya, maganda yung mga maayos sa tao. Amen. Ano yung benefit number one? Kapayapaan. Number two, kung ano yung kailangan mo, sigurado yan, matanggap mo yan, malapit ka sa Diyos. Tsaka alam mo din yun. Hindi ikaw yung makikipag-away nga. Kasi alam mo, andyan ang Diyos, di tayo mapabayaan. Kaya pag mag-soul winning ka, alam ko yun. Minsan natakot din ako kasi nag-preach ako sa YouTube pa. E paano pag narinig yan ng mga office mate ko, may maingit dyan. Diba? Ang daming bakla dun. Eh si Pastor, alam mo ba yung Asia? Pastor yan, pakinggan mo to. Naku, paano pag nawalan tabaho si Pastor Ace? Paano na? Diba? Pero pag nakikita ko si Jacin, nagitiwala sa Diyos, si Pamela, si Rika, si Len, sabi ko wala akong katapatang magano, reklamo, amen? Titiwala din ako sa Diyos, dapat kayo din. Kahit ano pa yan. Amen, Ana? Tiwala tayo sa Diyos. Kaya ito yung meron tayo pag tayo malapit sa Diyos, may kapayapaan tayo, yung kailangan natin, may receive natin sa Kanya lahat yan eh. Humingi lang tayo ng tama sa Diyos. Amen? Pangatlo, ito kailangan ito ng mga tao din. Bakit walang mayabang dito, no? Verse 6. But He giveth more grace, wherefore He saith, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Ang isang taong malapit sa Diyos, isang makikita mo dyan, hindi yan mayabang. Lahat ng ilala ko, lahat. Lahat talaga. Pag, kahit mga pastor yan, pag medyo lumalayo sa Diyos, okay, malapit ka ngayon sa Diyos, ay umaman ka ngayon. Nakilala ka ngayon. Lumayabang. Diba? Itong mga batang to, pag lumaki katawan nito, siguro laki ng katawan nito pag laki. Yung iba, lumayabang eh. Ay, nasabihin akong pogi ako. Yabang na. Ayaw na mag-church. Ganun pa yun. Ay, nagkaroon akong pera ngayon. Alam mo, hindi na mauubos yan. Kaya maganda pag ang tao malapit sa Diyos, lalo siya pang pinagpapala kasi malapit siya sa Diyos, hindi siya nagyayabang. Andan yan, isang, lagi sinasabi ng Bible, God resisted the proud, di ba? Yung sabi dito eh, but giveth grace to the humble. Ibig sabihin, ayabang mo ngayon, mayamang ka ngayon. Ha? Lahat ng kailangan mo, andyan. Pag ang Diyos, naasal sa'yo, napundi sa'yo. Pwedeng mawala lahat yan. Amen? Amen. Yun ang totoo. Marami tayong example yan sa Bible. Marami example yan. Tinatake lang sa Acts, di ba? Yaman ni Herod eh. Pinatay siya ng Diyos. Ano nangyari sa kayamanan niya? Wala. Wala na. Ganito rin dito. Sa US na may namatay dun eh. Yabang babae. Judge ba yun? Justice ata yun sa US. Gusto nyo, biruin nyo. Gusto nyo ikasal yung mga lalaki sa lalaki. Gusto nyo ikasal. Tama ba yun? Tapos yung mga bata, gusto niya pa-abort. O ayaw mo ng anak mo, nabuntis ka. Tapong mo na yan. Loko-loko yun. Ano yan sa kanya? Nasa impyerno na siya ngayon. Ano, yayabang pa ba? Yayabang ka pa ba doon? Pero pag close ka sa Diyos, hindi ka yayabang. Tanda mo yan. Kahit anong sobra-sobra mo dyan, meron ka laging katapat niya. Kaya yumamang ka. Paano kayo hindi magiging mayaman? Ah, magiging mayabang. Eh, yaman ko na eh. Ha?
Natuto na si Stephen, di ba? Kahit mayaman ka, wala akong paglagyan, pastor eh. Yabang na. Ayo, ano? Laki makain bukas? Wala kayo dyan. Ako, 10 years from now, meron na akong ipon. Yung sabi sa Bible, pinatay siya ng Diyos. Di ba? So, pero pag alam mo yung, yun yan, katulad sabi ni Stephen, mayaman ka ngayon, saan mo gagamitin yan? Mamatay ka rin. Gamitin mo na sa tama ngayon, ha? Eh, malakas ka ngayon. Sila, ang lakas ito umakit sa bundok, eh. Gamitin mo yan sa lakas mo, di ba? Salamat kay Len, kasi inasamahan, malaking bagay yun pag sinasamahan mo kami. Yan din. Kahit kayo, kinarika, samahan mo lang kami sa mga kamag-anak nyo. Share namin ng, para maligtas sila. Ligtas na kayo ba, Harvey? Salamat sa Diyos, di ba? Paano iba? Bahala na sa impyerno. Di ba? Sayang. So, ang gagawin nyo, samahan nyo na si Pastor. Hindi ka pa marunong mag-share. Samahan mo na si Pastor. Sabi mo, Pastor, yung tatay ko po, baka sa impyerno mapunta kasi ganito, ganyan, ganun eh. Sumasamba sa Diyos-Diyos ang Pastor eh. Di mo, liligtas yun. Kailangan makalala yung tamang Diyos. Amen? Totoong Diyos at buhay na Diyos. Hindi yung... So, samahan niyo si Pastor, amen? Amen. Ito, natuloy na itong mga ito eh. Nasamahan ako kahit sino. Minsan, sigip na nga namin eh. Pero tama yun, amen? So, ganun ha. Kung may resources ka, huwag kang magyabang. Gamitin mo sa tama, hindi ka magyayabang. Malakas ka, gamitin mo sa tama. Ay, ang ganda lalaki ko talaga, Pastor. Ito, may paglalagyan ba ako? Madami yan. Kung maganda lalaki ka, saan mo gagamitin yan? Soul winning, di ba? Ayoko mag-soul winning kasi binabastos kayo dyan eh. Kung may kasama kaming pogi katulad mo, hindi kami babastos eh, di ba? Meron pa rin actually. May babastos pa rin sa atin. Pero still, at least yung iba, matulungan natin sila, di ba? Na, ay, ganda yung kasama nila. Kausapin ko nga. Ayun ang totoo. Matalino ka. Oh, sobrang talino ko pa sa wala kang paglagyan. Saan ko magagamitin yung talino na to? Gamitin mo yung soul winning din. Kasi Pastor, siguro nag-asawa na yung iba sa atin, nakikinig si Pastor. Kung matalino ka, pwede mo bigyan ng resources, yung iba ganun, pwede kang mag-research, magagamit natin lahat sa ministry. Lahat siya may paglalagyan. Hindi ka yayabang pag malapit ka sa Diyos. Pag malayo ka sa Diyos, pansinin nyo, lahat ang malayo sa Diyos. Minsan, wala na nga kakwento, hindi na nga mayaman. Sira pa yung buhay, mayabang pa. Kasi malayo sa Diyos eh. Nakita niyo yun? Kaya dapat lumapit tayo sa Diyos. Amen? Gusto niyo ba yung mga yun? Humble ka na, may kapayapaan ka pa, lahat ng kailangan mo dyan. Gusto niyo ba yun? Ayaw niyo nun? Gusto niyo? Wala ka ng kailangan. Lastly, verse 7. Kahit anong mangyari, may kalabang ka eh. Hindi mawawala yan eh. So, pero sabi, pag malapit ka sa Diyos, sabi dito, submit yourselves therefore to God, resist the devil and flee from you. He will flee from you. So, kaya yung malabanin sa tanas? Suntukan? Nakayaan mo. Hindi mo kaya yun eh. Pero pag ikaw daw ay sumusunod sa Diyos, malapit ka sa Diyos, ano? Siya na yung tatakbo sa'yo. Ayaw ko dyan kay Vince. Puro Bible yun eh. Di ba? Lalapitan si Miss, tutuksoy. Kunwari, si, sino ba? Si ano, si Harvey. Harvey, maglaro ka na lang. Ha? Maglaro ka lang, ha? Eh, binuksan ni Harvey Bible. Naku, si Satanas, tumatakbo na yun. Tapos magpe-pray pa. Naku, nagpe-pray si Harvey. Naku, yun mo dyan. Takot si Satanas dyan. Ayaw nyo mamabanggit, ayaw nyo makikinig yung pangalan ng Panginoong Jesus. Okay, kaya pag-pray kayo ng pray, mga bata, ibahin niyo go, mais kayo ng upo. Ayan, mukhang si Satanas, nakaangkas na nata sa inyo eh. No. Hindi kasi kayo nakikinig eh. Hindi na sa likod yun, nakikita kayo, hindi rin na ano, na-distract din. Lalo na ako. Ay, yung makinig, ano, maraming kanin mamaya. Nakita na kayo. Asa na ako? So, yan ha. Number 4, lastly,
Alam mo, kahit may kaaway ka, talaga si Satanas, dyan naman si Satanas yan, dyan lang talaga yan eh. Pero pag kayo malapit sa Diyos, takot sa iyo yung Satanas. Okay? Number 4, protection and safety from enemies. Tatakbo sa iyo yan. Hindi mo kaya yan eh. Mahirap ang kalaban yan. Pero pag malapit ka sa Diyos, kailangan naman lumapit sa iyo Satanas. Di ba? Tatakbo yan. Pag sinabing resist, labanan mo. Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil. Hindi mo siya kakalabanan ng harapan. Ha? Ibig sabihin lang nito, ano mo siya? Huwag mo siyang sundin. Okay? Tanggihan mo. Lalayo ang kanya. Okay? Hindi lagi. Babalik ulit siya. Pero at least, hindi mo gustong sisnanas lagi sa buntot mo, di ba? Yun ang mahirap eh. May mga member daw na ganyan, sabi. Yung mga kwento ni Pastor eh. Pastor, lagi. Ba't kaya si Satanas parang hindi ako tantanan? Eh, nasa ka ba lagi? Eh, may mga lalaki daw sa trabaho. Hindi ako tinatantanan ng mga tukso. Eh, loko-loko ka. Nasa beer house kayo. Paano ka dito tok? Loko-loko rin. Eh. So, ganun. Dapat. Kaya sabi, submit to God. Pag-submit ka, ano sabi ng Diyos sa'yo? Saan ka dapat lagi pag Sunday? Sabi ni ng Panginoon, di ba? Not forsaking the assembly. Dapat sa church ka. O paano ka lalabanan ng kalaban lagi ka sa church, di ba? Mahihirapan siya. Yun ang totoo. As habang lumalakas ka, iniipon mo yung mga mensahe ng Diyos sa'yo. Bata ka pa, naiipon yan eh. Sunday ulit, Thursday. Basa ulit, basa, pray. Tapos kaibigan mo, puro Kristiyanong maayos. Hindi mga Kristiyanong makamundo rin, ha? Ang dami rin ganun eh. Ang sambit lagi, praise the Lord, pero di nagbabasa ng Bible, daming ganyan. Iba pa yung Bible nila, hindi King James. Okay, so number 4, protection and safety from enemies. Maging malapit ka lang sa Diyos, amen? So, tatapusin ko to sa tatlong application natin. So, paano nga natin gagawin yun? Medyo nabanggit ko na rin eh. Nasa verse 8 lahat. Okay, sabi dyan, draw nigh to God, lumapit ka sa Diyos. Pag lumapit ka sa Diyos, siya din ay lalapit sa'yo. Diba? Ewan, katulad yung iba, pag makulit kayo sa chat, anong ginagawa ko sa inyo? Ginakausap ko ba kayo? Eh, makulit si ano, nagatrabaho si Pastor, oh, nangungulit. Eh, sige, chat na lang tayo. Maghapon, pareho tayo walang magagawa. Hindi, gagawin niyo, bablock ko yan. Diba? Pero pag sa Diyos ka lumapit, siya mismo lalapit sa'yo, diba? Yes, Sunday, every Sunday, andito ka lagi. Paano ba lalapit sa akin ng Diyos? Huwag ka na magtanong, ito na, sinasabi ko na sa iyo. Lumapit ka sa Diyos. At sabi dito, cleanse your hands. Hey, para walang COVID, maghugas ng kamay. Spiritually speaking, ang sabihin niya, huwag kayong magkasala. Okay, alam mo, puro kasalanan. Okay, ito yung mga kaibigan ko, malan dito. Sasamahan mo ba yun? Hindi. Ay, nagsinungaling siya. Para makakuha ng kung ano. Isinungaling din ka. Mag-isinungaling ka din. So sabi dyan, cleanse your hands. Sabihin, alisin mo yung mga kasalanan, yung mga karumihan na yan. Diba? Pag naghuhugas kayo ng kamay, inaalis nyo yan. Takot. Ah, hindi yan takot. Pero ayaw natin ang dumi. Ayaw natin ang kasalanan, alisin mo yan sa'yo. Kasi nasabi sa'yo dito, cleanse your hands, ye sinners. Galing ni James eh, diba? Lalapit ka sa Diyos, ang dumi ng kamay mo. Gusto mo ba yun? Kasi sabi lagi sa mga teacher nyo, di ba? Mga bata, church kayo ha? O sige, okay na okay, maligo muna kayo. Di ba? Minsan kasi naaamoy namin kayo eh. Gusto mo ba maligo? Maganda nga yung para sa inyo eh. Di ba? Hindi naman tayo nalalait eh. Pero pag lalapit ka sa Diyos, maghugas ka naman ng kamay. Huwag yung kanina lang, nagkasala ka, praise the Lord tayo mamaya ha? Binabalak mo pa. Diba? Sabi niya, purify your hearts, you double-minded. Sabi niya sa Psalms 24, who shall ascend to the hill of the Lord, and who shall stand in His holy place? Sino daw yung makakasama ng Diyos sa kanyang lugar? Sino yun? Sabi niya, he that hath clean hands and pure heart. So yung ibig sabihin nito, hindi makasalanan. May pag-fellowship ka sa Diyos, ang dumi mo. Especially yung puso mo, dapat malinis. Who hath lifted not his soul to vanity. Okay, yung sabihin ito, puro makasarili. Walang kakwenta-kwentang bagay. Doon pinuno yung utak mo na walang kakwenta-kwenta. Tapos, Lord, pwede ba fellowship tayo?
Ang hirap nun. Sabi sa Matthew 5:8, alam niyo sa Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. 1 Timothy 1:5, now the end of the commandment is charity out of a pure heart. Pag sinabi end of the commandment, ito yung katapusan na yung pinakadulo. Ano yung pinaka-goal natin? Marating. Lahat yan, kaya tayo inuutusan, gawin mo to, gawin mo yan to, huwag mong gawin yan ha. Lahat yan, ang gusto natin mangyari ay, sabi dito, maging mapagmahal tayo. Sabi dito, pero out of a pure heart. Kasi may mga nagmamahal, kunwari lang. Ay, pastor. Ang tanga si pastor. May mga ganun. Lagi sa tabao, daming ganun. Pagalingan niya mga yan, nakatawa ka na lang sa ano eh. Tindi nito, kanina lang, sabi mo dun. Ang dami yan, manipulation. Kaya sabi dyan, sabi sa 1 Timothy 5:22 naman, lay hands suddenly on no man. Ibig sabihin, huwag ka mananakit agad-agad. Okay? Kung talagang loko-loko, di sige. Diba? Ang kailangan. Pero huwag agad, sabi din, neither be partaker of other men's sins. So, sinasabi na iba dito, lay of hands naman. Ibig sabihin nito, tinatanggap mo agad. Mayroon ganun naman eh. Okay. Parang meron din akong missionary, kahit sino na lang. O sige, pastor ka na. O sige, go. Kaso, di naman pala maayos sa tao yun, di ba? So kasi, pag ikaw ay kaibigan mo, kaibigan mo, kaibigan mo lahat, ang sinasabi ng Bible sa atin, ni Paul kay Timothy, pag makasalanan yun, tapos gawa friends mo sila, anong ibig sabihin nun? Kaibigan mo, makasalanan, tapos close-close mo, body-body pa kayo. Makasalanan! Ang kaibiganin mo yun? Kita tayo mamaya. Sino yung kaibigan mo? Hindi pala singero yun? Friends mo yun? Really? Kasi pag nakipagsama tayo sa kanila, parang tayo, parang mo silang tinotolerate, di ba? Kaya sabi na, keep thyself pure. Isa sa mga mangyayari sa inyo, para maging pure kayo, lumayo tayo sa mga ganyan. Amen? Amen. Avoid sin and avoid din yung mga sinner. Ngayon, kung malakas ka na, katulad ni yung mga mature na Kristiyano, share natin sila. Pero hindi ibig sabihin, share lang kita, sige, share lang kita ng alak. Hindi, ganun. Ayoko nun, di ba? Yung mga ganun kasing kwento din eh. O sige, tatanggapin ko yung tracks, tanggapin mo yung tagay natin. Hindi na. Lastly, sabi dito, seeing you have purified your souls, obeying the truth, through the Spirit and to unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. Yan ang sabi ni Peter. Okay? So, dapat pure. Hindi pwede tayong hindi malinis. Amen? Lalapit ka sa Diyos. Paano tayo lalapit? Iwasan mo yung kasalanan. Number two, be pure in all things. Lahat ng bagay, kahit sa church, nangyayari din yan. Sabi nga sa inyo, tagal ko sa church eh. Mga kwentuhan minsan daw, preaching ni pastor, nasa church pala to, isang taon lang, may utangan lang pala, tatakbuhan. Ganun, ang dami. Ano mong klase ng baptist? Isip-isip ko yung bata ako. Yung pala, may mga taong ganun. Hindi pure. Then lastly, paano tayo lalapit sa Diyos? Sabi dyan, purify your hearts. Sabi dyan, ye double-minded. Ano yung double-minded? Ilan utak mo ngayon? Yan na. Isa lang, di ba? Pero minsan, ang dahil mo iniisip, di ba? Matulad ni itong mga to. Isa lang nagsasalita dito, kung ano yung sundan mo na lang, yun na yun. Huwag ka double-minded, ang kabaliktaran yan, be single-minded, di ba? Isa lang dapat, nakafocus ka lang, ma-please ang Diyos sa akin, sa buhay ko, yun lang isipin mo lagi. Bakit ako mag-atabaho? Bakit ako mag-church? Bakit ako mag-pray? Bakit ako mag-soul winning? Bakit ako kakain? Bakit ako tutulog? Kahit ano pa yan, para ma-please ang Diyos sa akin. Yun lang lagi, focus on God and His Word. Amen? Amen? Kaya sabi dito, the Lord is the source of all things. Sa Kanya lahat yan eh. Anong gagawin natin? Magdumikit tayo sa Diyos. Maging malapit tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng peace. Yung kailangan mo, magkakaroon ka niyan. Magiging humble ka pa, kailangan mo yun. Protection, wala kang kaaway kasi yung kaaway mo takot sa'yo. So umiwas tayo sa kasalanan, maging pure tayo, single-minded. Puro Bible, puro na lang Bible eh. Ang sama ba sa Bible? Boring eh. Ikaw ang boring, di mo alam, exciting to. Tanungin mo yung naboboring sa Bible. Sino naboboring dito? Ano mo yung boring?
Nabobore ako, naboboring ako. Alam niyo saan ako naboboring? Yung mga walang kakwenta-kwenta. Katulad niya, basketball na lang pag-uusapan. Nanalo si ganyan, nanalo si ganyan. Ulit-ulit lang yan eh. Sa Bible, yung knowledge mo, pag ganyan, packet na packet. Yung application ng knowledge mo, parami ng parami. Yun ang exciting, di ba? Eh, level 50 na ako sa ano eh. Sa games. Ano ngayon? May ibang games na naman. Mas may iba na naman. Umuikot-ikot ang utak mo dyan. Yan. Yan, yung utak nyo, pag hindi nyo ginagamit, yan, ipalit nyo na dyan. Kaya ano, ipalit nyo na ng planggana. Kaita nyo ba yung meme na yan? Utak mo, hindi mo ginagamit, benta mo na. Slightly use. Hindi nagagamit. Pero pag malapit ka sa Diyos, gamit na gamit yan. Amen? Gamit na gamit yan po. Tayo Bible dito eh. Kabisado nyo na ba yung Bible? Yung books of the Bible. Sinong may kabisado na? Ano yun? Nire-recite niya eh. Ano yung pang ano? Pangatlo sa New Testament? Ay, malapit. Dali lang yun eh. Pang 20. Sa New Testament. Okay, sige, okay na yan. So yan, salamat nakakatid yung dalawang to. Welcome na welcome kayo dito ha. So nakausap ko yung nanay niya eh. Nung bata ako, gusto ko lang maging malapit din sa Diyos. Kasi siya yung the best eh, di ba? Napansin ko yung kahit magulang ko, hindi perfecto. Kanina ko lalapit sa Diyos ka, amen? Amen. Marami tayo. Okay, lumapit kayo sa Diyos. Let's pray. Paano, maraming salamat sa mga benefits niya, Lord, na nakita namin dito sa single chapter lang. Ba't napaganda? May kayo palang source ng lahat ng bagay. Kaya niyo ibigay kahit ano. Ba't kailangan namin maging malapit sa inyo? Mas malapit everyday, Panginoon. Mga batang to, Panginoon, marami silang kapahamakan na pwedeng mapuntahan. Mapawon sila kung sila hindi malapit sa inyo. Nakita na namin sa iba yan. Napahamak, bata pa lang, sira ng buhay. Sana po sa lahat ng kabataan dito, hindi sila maging ganun. Lumapit kayo sa inyo, Panginoon, sa aming mga adults, Panginoon, na itirang buhay namin, Panginoon, ialay na namin sa inyo, Panginoon. Upang itong mga benefits na, magkaroon din kami, especially reward sa inyong langit, Panginoon. Yun ang inaasam-asam namin, Panginoon, araw na i-reward nyo yan, Panginoon, kayo malulugod sa amin, even in this earth. At itong mga batang ito, alalaan niyo, Panginoon. Maging ministeryo namin. Sila po'y lumaki, Lord, ng may tamang takot sa inyo, Lord, at mahanda sa ministry, sa soul winners niyo po sila lahat. Malulati. In Jesus' name we pray. Amen.